si Twin Mac. Ayan. So, happy November. And yeah, I'm sorry if late tayo mag-upload kasi alam nyo na, bumagyo, kuryente, tapos yung ilaw ko, ang tawag nito, diba nag-brown out? So, hindi ko na mabuksan kasi nasira na yung starter sa kalumaan. Ayan, ang lutong na pala nung lagayan ng starter. So, wala akong ilaw. Ang gamit ko lang is yung ilaw ng parang ring light eme. Ayan. And of course, ayan, welcome of course sa mga bago. And welcome back sa mga laging nanonood ng videos natin. And yes, this is for your November reading. Ayan. So, gagamitin natin yung marigold na deck, monology na oracle, and of course, yung magandang cloth natin since it's November. And yes, lagi kong sinasabi, kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate sa inyo at iwan nyo yung hindi nag-resonate, okay? And of course, just in case na hindi nyo pa rin marinig yung audio kasi hindi ko alam kung bakit or anong nangyayari, siguro full volume nyo na lang kasi yung boses ko, hindi ko alam yung ganito na. May mic din ako. And since madaling araw nga ako kumukuha ng video, hindi naman ako pwedeng magsigaw-sigaw. Ayan, hindi, kasi baka magising natin yung mga tulog. And of course, may mga kapitbahay din tayo na baka magising. Ayan, so yeah. So again, kunin nyo lang yung mag-resonate sa inyo and then leave whatever yung mga hindi. And of course, huwag po tayong magko-comment ng hindi maganda. Libre na po tong reading na to. Huwag po tayong mag-leave ng kahit anong negative, okay? And as well, please do subscribe, of course, to my channel. So, mga hindi pa nakapag-subscribe, and tell your friends na mag-subscribe din, di ba? And manood na rin. And of course, syempre, check nyo rin yung mga ibang social media accounts ko tulad ng Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Ayan. So, yes. Yeah. Sa TikTok, I am doing free reading there. Mag-comment lang kayo. And then, mag-reply ako ng reading. Yung TikTok ko, medyo dalawa kasi yung content ko. It's about tarot reading and the other stuff that I do regarding my craft. Ayan. So, yes, it's Queen Mac. Lahat po ng account ko, it's Queen Mac. So, hanapin nyo siya. Walang space. Ayan. So, yeah. Tara. Reading na tayo. Hello sa mga my Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Shuffle lang muna tayo. So, this is for your November reading. November, Sun, Moon, and Rising. Ayan. Okay, so tulad pa rin tayo ng dati, meron pa rin tayong theme, love, anything about money and general ng buong buwan, okay? So yes, tignan natin yung theme ng buong November nyo for the Cancer, Sun, Moon, and Rising. So I have here Four of Wands, party, sabi niya, so it's about celebration. Celebrating, ayan, kung ano isi-celebrate nyo, but it's more on party, ayan. So, love life, I have your justice, maaaring may problema ka ngayon at malalaman mo kung ano ang katotohanan, ayan. Makukuha mo yung truth dito sa love na to, ayan. Malalaman mo lahat ng katotohanan. Ano kaya yung mga katotohanan na yan? Nakaloka. Nakatakot. Kaya ka pa-party. Kasi maaaring mananalo ka in whatever case na meron ka when it comes sa relationship, sa love life. At maaaring nakakama kung ano yung mga nang gusto mong mangyari. Baka may usapan o pustahan kayo ng partner mo. At ayan, mananalo ka. And it says here na maganda naman kung whatever yung tinatakbo ng relationship mo ngayon, single or in a relationship, ipagpatuloy nyo lang yan because everything is actually okay. Nasa tama ang lahat. And if you can see here na, ayun na, may party. So, diba, siguro yung iba dyan, may pa-gender reveal. Baka may mga buntis dyan, may pa-gender reveal. Tapos kunyari gusto mo, babae, ayan.
pagiging babae siya, mga ganyan bagay, go, 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 mga ganyan lang. So, or kung nalaman mo na may ginagawang kalukuhan yung jowa mo, at may stress ka na sa kanya, ayan, gusto mong hiwala yan, go, push, ayan, dahil sa kalukuhan niya, go lang daw, party ka lang, huwag kang iiyak, ginusto mo yan, inalam mo yan, ayan, okay? So, when it comes to relationship, whatever you want, whatever you desire, andyan ang tama, ituloy-tuloy mo lang at maging masaya ka. Wala akong nakikitang hindi pabor sa'yo when it comes to love life. Everything is actually pabor sa'yo dito sa love life nito kung ano man yan. Ngayon, sa finances, I have death card. Doesn't mean na mamamatay yung finances na hindi ha. Actually, ibig sabihin nito, may mga problems ka regarding sa financial. And maayos na siya. Maaring siguro dito sa relationship niyo may problema kayo about financial and makukuha niyo na yung justice about that. Mababawi niyo na at magiging okay na ang buhay niyo. Matatapos na yung problema niyo regarding that. Kaya siguro justice din. At may celebration. Ano ba yan? Ay, naku. Oh, hindi mga cards ko. Wait lang. Ayos ko po. Ayan. So, lahat ng pangit na nangyari when it comes to financial is mamamatay na and everything will be good to go. Then I have your five of swords. Ayan. As you can see, naputol. Ayan, may naputol dito sa five of swords na sa baba. Ayan. So, hindi ko 100% sure kung tama yung iniisip ko, but paano ba to? Paano ko ba siya i-explain? Nasa dulo siya ng deal ako, pero paano ko siya i-explain? And at least medyo okay naman. Diba? Naman masyadong bad. Kanya, sa broken sword. Pwede siyang may something kayo na malulus eh. May something kayong matatalo. Matatalo kayo in some what way. But pwede siyang yung feeling na totoo, nanalo ka, but minsan, alam mo yung feeling na parang, example ko kanina is, may jowa ka, diba? Hiniwalayan mo kasi na nalaman mo lahat ng mga bagay-bagay. Pero diba yung parang, oo, nalaman mo yung katotohanan, pero alam mo, you feel defeated pa din, mga ganyang bagay. Yung parang, totoo pala yung mga iniisip mo, ganyan, pero yung feeling mo na lugi ka pa din. Kasi baka, kasi this is financial, baka maaaring marami siyang nakuha sa'yo. Siyempre, marami ka ng investment partner yan. Or maaaring may sinasabi kasi sila na pagswerte sa love life, medyo alam niya, may something sa financial, hindi pwedeng magsabay. So, pero hindi naman OA na lost. Medyo baka, mas masobrahan ka sa party, hindi ka na makapagtrabaho, at kakaselebrate mo, nakalimutan mo na magtrabaho, at puro ka absent. Mapapilan ka. At pwede naman siyang maayos. Kasi may death card naman tayo, saka party card. Pwede naman siyang maayos. Siguro may mga kalokohan lang tayong nagawa din when it comes to financial natin ngayong November. Kaya medyo parang siguro masyado tayong gumastos ng gumastos. Kaka ang pinagagawa natin parang gumastos ka kasi dito sa love life. Kaka-investiga mo ano man yung ginastos mo dyan sa relationship na yan. Pero don't worry, babalik pa din naman yan. Magiging okay ang mga bagay-bagay. Ayan. Meron tayong six of swords.
magiging bagay, magiging okay naman ang mga bagay-bagay. Makakapag-isip tayo ng mga dapat natin gawin para mabawi yung loss natin sa pera. And of course, Empress. O diba, magiging mabunga lahat-lahat ng gusto natin gawin. Lahat ng plano natin is bubunga siya. Empress is normally abundance. Yung mga bago kang sigurong makukuhanan ng something, maaaring nalugi ka sa negosyo na gusto mong i-investan, pwedeng ganoon, pero you will work for it naman. Kasi magiging maayos ang mga bagay-bagay at ito nga, magiging maganda ang kapalit. Maaaring ito kasi is blessing in disguise na baka may mga natutunan pa dyan sa loss na yan when it comes sa money regarding yung pagkatalo mo dyan at medyo may natutunan ka na. Kaya alam mo na kung paano laruin yung pera mo, lalo na sa money, sa kung ano yung mga dapat mo lang gastusan, ano lang yung dapat mong i-invest, ayan, mga ganyan bagay-bagay, makakapag-isip ka ng maayos para, alam mo, para maging okay yung kapirahan natin, ayan. Kukuha lang ako ng card dito sa Oracle. Parang pinaka-advise sa'yo ngayong buwan ng November. The end of a tough cycle approaches. O, diba? Kaya siya party-party. Kaya may justice. Kaya may death. Kasi nga, patapos na kung ano yung kinai-stressan mo. It's coming to an end. You have to celebrate. Kasi nga, uy, mag-e-end na kung ano yung problema mo. Congratulations sa Cancer Sun Moon and Rising. Kaya mo yan. Nakasama lang yung loob mo. Everything will be fine. Ano yung mga problema na yan, huwag mong isipin yan kasi magiging maayos ang lahat, mag-i-end, at maganda ang future na mangyayari. Ayan, so yan. Sa mga may Cancer, Sun, Moon, and Rising, good luck, kaya mo to, gambate. Aja, ayan. And yep, celebrate lang ng celebrate. Okay, so again, thank you so much, and see you again next month. Bye!